Kumusta po? Kung ginagamit nyo na ang envelope system sa pagbabudget ng inyong monthly expenses, meron pang isang envelope na dapat na meron tayo para paghandaan yung mga gastusin na kinakailangan nating bayaran sa loob ng isa o dalawang taon. Ito yung tinatawag na yan, sink fund or extra fund. Okay? So, ginagamit natin ang envelope na to kapag ka mag-iipon tayo para sa gastusin na paparating. Ano yung mga example nun? Halimbawa, yung kung mayroon kayong sasakyan, ito yung registration fee, di ba? Misa lang tayo nagpaparehistro ng sasakyan. Kung kayo naman ay mayroong pinapaaral sa mga private school, ito naman yung down payment para sa enrollment nila o due for enrollment nila. Okay? So, ano pa? Kung meron kayong mga ari-arian, ito naman yung mga real property taxes. Okay? Yan yung mga paparating. Ano pa? Kung meron uli kayong sasakyan, ito yung halimbawa, battery ng sasakyan. Hindi naman pang matagalang 10 taon ang battery, di ba? So, minsan mayroong mga battery na 1 taon lang o kaya 2 taon lang kinakailangan nyo ng palitan. So, yan yun. Kapag sinabi nating sink fund, ibig sabihin, paghahandaan nating pag-ipunan yung mga gastusing paparating ng minsan sa 1 taon o 2 taon. Okay? So, yan yun. Kung may natutuhan ka dito sa video na to, so share mo lang at saka i-like para marinig at matuto rin ang iba. Okay? Paalam!